paano ka napasok sa entertainment industry? Hindi talaga to ang pangarap. Ang gusto ko talaga maging piloto. When I was in college, nag-aaral ako at the same time nagtatrabaho ako. Yung mga maliit na eroplano, yung naglilinis ako noon. Kalaki ang pagbabago ng buhay mo mula noon hanggang ngayon. Ang laking tulong nitong vlog sa akin. Kasi yung pagba-vlog, dati kasi ang akala ko charot-charot lang. Ang dami-dami palang natutulungan. Ano yung isang bagay na gusto mo irigala para sa sarili mo naman? Wala. Ah, you have everything now. Yung relationship mo with your dad, dati is parang love and hate kasi hindi ka niya tanggap gaano, di ba? Kahit masakit, hindi ko yun pinakita sa mga kapatid ko, lalong-lalo sa nanay ko. Ayoko. Welcome back to my YouTube channel. Itong papakilala ko sa inyo ay isa sa mga nanay-nanayan ko in show business. Noong mga panahong nagsistart pa lang kami ng aking jowa, si Kong J, talagang nasaksihan niya yun kung paano kami nagsimula. Isa sa pinakamagaling natin komedyante sa industriya, Mami Petit! Hi! Alam, hindi ko alam kung makakapagsalita ako ngayon kasi yung worry ko, hindi dito sa interview. Ano? Dito sa upuan. Kasi, supportable ka ba? Oo, kaso apat ng upo na nasira ko sa mga interviews. Charot. Hindi, totoo. Di ba? It's been like... Matagal na tayo magkaibigan. Kami lang yung ano, pupunta kami sa bahay, magkakape kami, or kung saan-saan. Kape lang tayo, masaya na tayo. Pero one time, nung dati pa, nung inaya mo akong mag-wine sa bahay mo, kasi nagluto ka noon, so nagpapiging ka talaga. And grabe ka magpakain dati talaga. Oo. No? Kasi pag, ano talaga, pag mahal ko, talagang gusto ko pagsisilbi ang talaga. Yeah. Tsaka hands on ako talaga magluluto. Oo, siya talaga, promise, nung panahon na yun. Mami Petit, nung last time nag-guest ka dito, wala tayong ginawa kundi tawa ng tawa, kahit naman sa totoong buhay, but we'd like to get to know you better on a deeper level. How was your childhood? Masaya kasi kahit yung tatay ko lang may trabaho pero kasi probinsya na ako, Bicol ako eh. So, sa isang compound kami, masaya kasi na nakapag-aral although hindi man naibigay ng mga magulang ko yung mga pangangailangan. Pero ako masaya kasi na-enjoy ko yung sarili ko. Masaya ako dahil marami kasing sa amin hindi nakakapag-aral eh. Yeah. But you are a marketing graduate, di ba? Yes. And on your own lang mo tinapos yun? Marketing graduate, totoo po yun. When I was in college, hindi ko talaga gusto yung marketing kasi ako, simple lang dati ang pangarap ko. Yung isang paslet na pag may dumadaan na eroplano, nagbababay ako. Ah, so gusto mong mag-ibang bansa? Hindi. Ano? Ang gusto ko talaga maging piloto. Ah, talaga? Oh, hindi to yung nagpapatawa komedyante, yung nakapasok na ako sa industriyang, di ba, yung sa TV, sa pelikula, pero hindi talaga to ang pangarap. Ang gusto ko talaga maging isang piloto. Kaso lang walang chance na mapagbigyan ko yung gusto ko kasi nga ang mahal-mahal ng tuition. So, ngayon siguro ang isang taon ng Bachelor of Science in Aeronautics Technology Chuchu is like 1 million. Yes. During 90s, mga siguro na, kasi graduate ako ng 1996 ng high school. So, parang nag-inquire din ako. Nasa 400,000. Mahal pa rin, ano? Yung tatay ko kasi, sa DPWH lang siya. So, ang sahod niya, parang 3,700. Nasa minimum wage, di ba? Oo, tsaka siya lang may tapos. So, wala talaga chance para ma-fulfill ko kung ano yung gusto ko. Kasi sabi ng tatay ko, anak, kasi wala na yung tatay. Kasi sabi niya, anak, kung mangangarap ka, taasan mo. Huwag kang mahihiyang mangarap kasi libre yun. So, yun talaga gusto ko maging piloto. So, walang chance. Kaya parang natigil yung pangarap ko. Pero yun talaga ang gusto ko. Pero hindi ako bumitaw sa pangarap ko. When I was in college, nag-aaral ako at the same time nagtatrabaho ako. Working student. At nagtatrabaho ako kung saan malapit sa pangarap ko. Parang general aviation area. Ah, talaga? Oo, yung mga maliit na aeroplano, yung mga charter. Naglilinis ako noon. Yung mga gulong, binabrush ko yun. Minamap ko yung sa ano nila. Ganun. Tapos hanggang sa, dahil nga masipag ako, nag-level up din, na-promote ako. So, ang lilinisan ko na, yung mga aeroplano. So, doon ko talaga finil yung sarili ko. Oh my God, makakasakay na ako ng aeroplano. First time ko nakasakay ng aeroplano. Hanggang naglinis
nakalinis ako ng aeroplano, alam mo ba na, umupo ako sa ano, yung pilot seat. Kasi gusto ko talaga ma-feel ko anong feeling ng isang pilot. Umupo talaga ako. Ninamnam ko. Hindi ko man na-achieve to, pero nakaupo ako sa isang pilot seat belt ako. Tapos, pakialamera talaga ako. May nakita ako ng parang isang, parang libro. Tapos, binasa ko yun. Ang nakalagay, how to fly an airplane. Parang manual siya. So, pagbukas ko, page 1, ang nakalagay doon, to start the engine, press the green button. Pinakialaman ko yun. Oo, promise. Pinest ko siya. So, narinig ko talaga, nag-start lang yung engine. Para mapabante ang aeroplano, press the blue button. Umabante yung aeroplano. Page 3, para mapalipad ang aeroplano, press the red button. Pinest, lumipad talaga yung aeroplano. Nawala akong alam. Habang lumilipad siya, yung nasa air, oh my God. Piloto na talaga ako. Wala na akong pakialam kung anong sasabihin, kung papapagalitan ako. Basta feeling kong piloto na ako. So, in-enjoy ko siguro mga 20 to 25 minutes. Paikot-ikot lang doon. Tapos, yung gusto ko nang bumaba, page 5. So, doon, nagdasal na talaga ako. Kasi ang nakalagay sa page 5, para mapalanding yung aeroplano, kailangan bumili ng volume 2 ng libro. Oh my. Lekat ka! Charot! Ha? Ano ba? Wisit ka talaga. Kaya sa mga viewers mo, huwag kayong bibito sa mga pangarap niyo. Always chase your dreams. Wala namang problema. Buti may nalang payong. Paglipad ko yung payong na lang. Ginawa mo parachute. Wisit ka. Hindi. Kasi parang seryoso tayo. Ayoko na seryoso. Binibreak ko lang to. Kasi alam mo, sa tagal-tagal kong kaibigan, hindi ko alam na pangarap mo piloto. Kaya ako talaga nakikinig. Hindi. Ang gusto ko talaga maging piloto. Ah, talaga? Sabi niya, piloto ba talaga pangarap? Kasi kaibigan ko siya, taga. Wala siya kinukwento sa akin naging piloto. So, may baong ka na naman, you got me there, ha? Kasi seryoso siya. Sabi niya, buhay ng pag-uusapan. Ayoko na ganyan-ganyan. Gusto ko talaga yung nagbabardagulan tayo. Kakainis ka? Kasi dati yung content namin, sampalan talaga. Tapos ngayon, serious. Ano to? Kasi gusto ko makilala ka ng tao. Sandali, bago ka nangarap na maging piloto at napaandar mo yung aeroplano, eh marketing grad ka, paano ka napasok sa entertainment industry? Nakita ko si MC. Si MC mo ah. Naglilipsing-lipsing ako sa park. Yung may video sync ko. Sabi niya, Dai, alam mo, may potential ka maging stand-up comedian. Bakit hindi ka lumuwas ng Manila? Sabi ko, saan ako pupunta? Sa library. Kasi that time, yung library, yung mga host doon, pinapalabas sa SIS. Kay Mamu, kay Andrew Darial. So, hello Mamu. So, tawag dito. Sabi, nag-isipan ko yun. Wala naman kasi kami pera. Alam mo, ginawa ko, nag-ipon ako ng 1,000 pesos. Luluwas ako ng Manila, yun lang ang dala ko, 1,000 pesos. Eh, magkano pamasay sa bus? 390 ata pag aircon. Pag hindi aircon, mga sa 300. So, hindi kakasya yung 1,000. So, ang ginawa ko, naghanap ako ng mga kolorum na bus. Yung wala mga lisensya. Yung wala mga ganon. So, nakakita ako ng isang bus. Ang pangalan niya, Mumurahin Transit. Sumakay talaga ako. Alam ko magkano yung ticket. Magkano? 150. Barat! Totoo, nakipagsapalaran ako doon. Tapos pagsakay ko, kaya pala amuran ng ticket kasi wala kaming upuan. Bring your own chair. Kaya ginawa, totoo, promise. Kaya ginawa ko, from Bicol, bumili ako ng isang latang biskwit. Yung biskwit nasa lata, yung mga nasa patay, di ba? Bumili ako ng dalawa nun, te. Hindi ako kumakain, lagi ang biskwit na lang, te. Kasi 8 hours ang biyahe sa Manila. So, yun, doon talaga ako umano sa biskwit. Na nakarating ako sa Manila, nag-audition ako. On that night na nakarating ako, natanggap ako. And yun na nag-start dun ka, kaya ikaw si Petit ngayon. Actually, dun na nabago yung buhay ko. Gano'ng kalaki ang pagbabago ng buhay mo mula noon hanggang ngayon? Kung dati pinapangarap mo nang tumitingin-tingin sa ano, sa langit na nakakasakay ng aeroplano, ngayon nakaka-business class ka na. Kung saan ka na nakakarating, di ba? Oo. Kasi naman, ang laking tulong na itong vlog sa akin. Kasi yung pagbablog, hindi ko alam na dati kasi ang akala ko, charot-charot lang na, uy, natutulungan mo ako, nadidepress ako, nagagamot mo yun. Totoo pala yun. Yung minsan, halimbawa sa airport, may makasalubong ako yung thank you. Thank you. Bibigyan ako ng pera. Para saan to? Nagamot mo ako. Kakauwi ko lang ng Pilipinas. Alam mo, kayo mga vloggers na nag-comedy, kayo lang kinapitan namin nung pandemic. Ang dami. May isang matanda talaga yung bilang iiyak, yung yayakapin ako. Tapos naluloko ako. Iba isang matanda, yung tinititigyan niya ako yung
Tapos umiiyak siya, tapos niyakap niya ako. Mm-hmm. Tinulak ko din. Bakit? Kasi binulungan ako. Ako ang tunay mong ina. Wisit ka! Hindi! Charot! Hindi, yung gano'n na factor, ang dami-dami palang natutulungan natin. Oo, laughter is still the best medicine, yes, diba? Yes, tapos pag mga tutuwa sila, yung mag-i-sponsor sila na mag-halika, sama ka sa amin. Sama shows. Kahit hindi shows, itong kauwi ko lang, di ba, nag-river cruise kami sa Europe. Gusto ko lang i-shout out si Tita Gigi. Thank you so very much. Bakit? Anong ginawa ni Tita Gigi? Siya ang nagbayad ng lahat. Talaga? Ang bait naman. Baka nang pwede ko makilala yung Tita. Hello? Oo, Tita Gigi. Totoo. Kung halimbawa gusto mo magpaayos ng mga tour sa kanya, ang galing. Siya mismo magdadala ng ano. Di ba, nung nag-ano kami, di ba pupunta ka pa kung saan? Doon na sa opisina. Ang galing. Promise. Air Ventures. Ang galing-galing. Kaya nagpapasalamat. Ako ilang araw kami doon sa Germany, sa... Ano to? Bakasyon lang? Hindi bakasyon, show? Walang show. Bakasyon lang. Siya talaga. Nice. So, di ba, maraming ano, mga opportunities na gano'n. Mm-hmm. Mami Petit, kanina na-mention mo na you got a little emotional when we talk about your dad. Your dad passed away last year. Alam naman natin na yung relationship mo with your dad, dati is parang love and hate kasi hindi ka niya tanggap gaano, di ba? Actually, yung ano yun, subject lang tatay ko, pero it was a joke about sa yung kinikwento ko dati kung hindi ako natanggap ng tatay ko na sobrang nag-viral yun. Mm-hmm. Subject ko lang yung tatay ko nun, pero yung totoo is sobrang mahal na mahal ang tatay ko. Kaya yung, nung nawala yung riyo ko. Parang nawala yung tatay ko, napilay ako. Pero hindi ko yun pinakita sa mga kapatid ko, lalong-lalo sa nanay ko. Kasi ako yung support system nila. Yeah. Yung hindi pwede na ako yung weak. Hindi ka pwede pang hinaan yun. Hindi, hindi talaga. Tsaka ano, bago mag-pandemic, may allotted na pera na talaga ako para sa tatay ko. Kasi yung tatay ko, bedridden na siya. So tawag dito, sabi ko, ano man ang mangyari, hindi ko pwedeng galawin to. Kasi baka biglang hindi naman at least meron akong pera. Eh, nagkaubusan ng pera nung pandemic. Pero may yung savings na lang. Hindi ko ginalaw kahit anong mangyari. I'm sure kung may isang taong sobrang proud sa'yo at nakikita ka from up above, yung dad mo yun, di ba? Yes, tsaka yung tatay ko, namatay siya mismo sa piling ko. Kasi pandemic nun eh. Yung pagising ko, may missed call yung nanay ko. Pito, sunod-sunod. Kinabahan na ako. Oh my God, ano to? Tapos tumawag ako. Sabi niya, papa mo. Tapos yung cellphone niya, naka-block lang siya, hindi niya, parang tinatakpan yung video. Sabi ko, ma, ano nangyari? Patingin. Mm-hmm. Tapos nakita ko may pare na, sa may ulan ng tatay. May pare, may nurse. Sabi ko, ano nangyayari? Yung tatay mo, hindi na siya nagigising. Sabi ko, ba't ngayon mo lang sinabi? Kailan pa ba yan? Sabi niya, pang 3 days na kanina. Ano nangyayari? Sabi ko, tingnan ko yung si papa. Pag tingin kay papa, si papa yung tulog siya. Mm-hmm. Kasi humihilig, tulog yung... Tapos, sabi sa akin ng nurse, hindi na kayang anong pa ng swero kasi pumuputok na yung ugat. Hindi na talaga kaya. Sabi ko, ano bang pwedeng gawin natin? Tapos sabi ni mama, kausapin ka daw ng pare. Tapos sabi ko, yes, father, yung tatay mo, masaya na siya kasi hindi na muna ang pinabayaan. Pero nahihirapan siyang umalis. Baka may gusto kong sabihin, sabihin mo na. Sabi ko, kahit masakit, hindi pa ako ready. Go. Kung nahihirapan ka na, pwede ka nang pumagpahinga. Alam kong ito lang ang gusto mo marinig. Ako na bahala kay mama, sa mga kapatid ko, sa mga pamangkin ko, ako na bahala. Kasi alam ko itong marinig. Alam ko, biglang dumilat yung papa ko. Bigla siyang dumilat. Parang yung gaganoon siya. Sasalita siya. Yung nararamdam, parang gusto siya mag-thank you, pero hindi niya mapangmi. It's a prank. It's a... Hindi, charot lang. Hindi, charot lang yun. Wisik ka talaga. Tapos ano, ganun siya yung... tapos bigla na siyang lumuhan lang, yun na. Pero hindi gaano masakit. Kasi nga... Hindi siya nahirapan. Hindi, tsaka ginawa ko yung lahat. Kahit nung pabalik-balik sa hospital, hindi na problema yung nanay ko kasi mayroon talaga akong pera. Parang trust fund mo para sa tatay mo.
Isang milyon yun, hindi ko yung ginagalaw. Ano mangyari sa tatay ko to? Tapos 2017, kumuha na ako ng ano, yung sa funeral services. Nag-ready na talaga ako. Ang inulugan ko sa tatay ko, yung plano sa pagmamatay, di ba may kabaong na. Oo. Ang mahal na hinulog ko sa tatay ko. Ang hinulog ko sa tatay ko, nasa siguro 6,500 a month for 5 years. Ganun kamahal. Kasi gusto ko talaga maganda yung maganda yung tata. Kasi mahirap kami eh. So hindi yun na-experience. Sabi ko pa, ako bahala pag binurol ka, maganda ang kabaong. Alam mo yung open casket lang. Tapos puro siya salamin. Tapos parang fiberglass, tsaka itong mga titing yung ganon. Paandar talaga ako sa Bicol. Ganon ang kabaong ng papa ko. Kaso may problema kasi, yung palang ganon na plano kinuha for 6 feet lang yon ang height. Eh, yung tatay ko 6'3". Paano yun? Yung sira ulong nag-iimbalsam. Tiniklop yung paa ng tatay. Totoo! Tiniklop yung paa ng tatay ko. So, kasi open nga siya eh. So, yung mga gumaganon, nililibak yung tatay ko. Ay, tsaka ng paa. Totoo, parang nakatiklop. So, yung nanay ko medyo nahihiya. Sabi ko, okay lang yan. Mahal-mahal naman ang kabao ng papa. Tapos sabi niya, anak, gawan mo ng paraan yan kasi nakakahiya. Sabi ko, anong gagawin kong paraan dito? Alam mong naisip ko, di ba yung may kabaong, tapos yung nanay ko upuan sa may kabaong, tapos yung nilalagyan ng limos, alam mo yun, tapos pipirma ka. Tapos para may tarpaulin doon, yung half body ng nung namatay. Pero yung sa tatay ko, naka-frame yun. Alam, kinuha ko yun. Tinakip ko yun sa paa. Totoo. Sa utak ka. Tapos yung nanay ko, yung titignan niya yung, ano ba ginawa mo? Sabi ko, tinakip. Ginawa mong baraha yung tatay mo. Dalawa yung ulo. Grabe ka! Ano ba yan? Buisit ka, mami. Nahiya ako. Kaloka! Wala ka mahihita sa akin. Oo nga! Diyos ko, Day! Andun na talaga ako. Nakikinig talaga ako. Buisit ka talaga kahit kailan. Kasi nga, nagtataka na naman ako. Sa tagal namin mga kaibigan, hindi niya kinuwento sa akin yan. Buisit ka! Mami Petit, eto, afternoon, di ba, ngayon, nabigay mo na lahat para sa pamilya mo. Ano yung isang bagay na gusto mo irigala para sa sarili mo naman? Wala. Ah, you have everything now. Hindi. Kasi ang unahin ko muna, yung sa mama ko, yun ang gusto ko. Last year, kasi pinapagawa ko yung bahay namin. Nagtutulong kami ng kapatid ko, yung nasa Dubai. Pinagtutulungan namin na mapaganda yung bahay namin sa Bicol. So, tapos last year, niregalo ko yung mama ko ng kotse. Wow! So, tuwang-tuwa si mama. Kasi alam ko, kung anong nararamdaman ko, lungkot at depression, doble yung sa kanya. Hindi si mama yung agad-agad sinasabihan ako. Pero alam ko, nalulungkot siya. Yung minsan nakita ko tulala siya. So, nalulungkot si mama. Tapos, 5 months ago, sabi ko, ma, mag-Japan tayo. Kasi, yun talaga gusto ko, makapag-ibang bansa para makalimot. Oo. Mag-Japan kami. Eh, ako, di ba, naka-multiple ako sa Canada. May US visa ako. May Shenzhen, may Australia. Gusto ko talaga Japan. So, sabi ko, kaya ko na madala ko mama ko sa Japan. So, eto na. Punta kami ng agency, mga requirements. Tapos, after 4 days, nalungkot talaga ako sa bakit na naman? Kasi na-deny kami. Bakit na-deny? Hindi ko alam kung bakit na-deny kami. Sabi ko, bakit na-deny kami? Sabi, hindi nila alam. Yung pala, yung passport ng nanay ko. Doon ko nalaman, yung nanay ko ba transgender? Sabi ko, ilang taon ba ako niloko ba? Transgender? Buisit ka talaga sa akin. Bakit na-deny? Lahat naman na. Transgender ka pala, mama. Charot lang. Ito naniwalay sa akin lang. Hindi pa ako nasanay-sanay sa'yo. So, ano mo, may pitip sa lahat na ano, meron ka ngayon. What's next? Anong ginagawa mo? What's keeping you busy? Ang ngayon, sobrang I am always thankful and grateful kay Mime, kay Vice Ganda. Yes, kasi si Mime, siya ang manager ko. At non-stop din ang pagbigay niya sa akin ng trabaho. Same with Negi. Ako talaga sobrang mapasalamat talaga ako sa mga taong nakapalibot sa akin. Kasi hindi lang naman ako tinutulong ngayon, pati pamilya ko. So, si Negi, unang-unang gusto ko i-shout out din niya, si Negi. Thank you, Bilen. Ang Bex Squad, Bex Battalion sila. Tsaka syempre, yung bar na pinagtatrabohan ko, yung Hideout. Thank you. Tsaka yung mga tao na naniniwala sa kakayanan ko. Which is ang dami nila, di ba? Oh. So, which leads us to our game, Mami Petit. Magkakaroon tayo ng truth or dare. Titignan ko ngayon kung ano, malalagpasan mo pa rin ako. Buisit ka talaga.
dito na magkakaalaman, magbigay ng Pinoy comedian na hindi nakakatawa para sa'yo. Truth or dare? Lahat nakakatawa. Ah, hindi mo sinagot. Dapat dito pangalan ang sasabihin niya. So, consequence tayo. Sige. Oh, eto ka ngayon. Babawian kita. Reveal ang recent Instagram search history mo. Akin na yung phone niya. Akin na. Ba't natetension ka? Oh, ba't akin na? Ang natetension siya, namumutla. Puro scandal kasi na. Ayan yung IG ko. Hindi ako ma-IG. Hindi, ang dami yung post eh. Bakit wala kang signal? Pinatay na yung signal. Hindi. Paano mag-search dito ayaw? We're sorry, but something went wrong. Please try again. Ayaw. Pwes, titignan ko yung last text mo. Sino naman ito pinadala mo ng pagkalaking Gcash? Dami niyang Gcash na pinapadalan! May BPI! Wala to. Ayaw mo kasi bigay sa aking Instagram mo. Puro padala. Wala, sa nanay ko to. Ay, hindi! Mabibili kasi ng luggage yung nanay ko. Matutuloy na kami sa Japan. Patuloy ako yung Instagram. Ayan na. O, Diyos na. Nakita ko tuloy ko sino yung mga pinapadala mo ng Gcash. Ayan, meron. Ha? Patingin? Sino lang nagpapakialam sa Gcash ko? Pinagpawisan ako nun ah. Ayun no? Wala! Ayaw mo talagang pakita o wala? Pwes, eto na lang. Huwag na yung sa Gcash. Oh, dito na nga. Sa picture na lang. Sino to? Ano na naman dyan? Bakit ang laswami? Wala talaga. Ako lang yan. Hindi, minsan kasi bago ako matulog, yung nagbabody check ako. O baka na yung agree. Body check! Nee! Anak mo ako! Hindi ko dapat nakikita to! Tsaka ano, minsan, hindi. Sasabihin ko na sa kanila. Huwag ka mag-explain! Nag-wax ako kasi. Yun yung nakita ko! Hindi pwede ipakita! Tapos, hindi ko siya abot. May tong yun. Magbigay ng artista o personality na ayaw mo na makatrabaho ulit. Truth or dare? Dare. Ah! Lahat gusto ko talaga. Oh. Ayoko ng ano. Oo, oh, ganyan ko lahat, eh. Oo. Oh, oh. Lahat sa akin mababay. Oo. Oh, oh. Oh, pero yung chinika mo sa akin dati. Ah! Okay, aminin ko na kung bakit nakubad ako kasi yung nipple ko, tinitreat siya, yung pinapa-peel off. So yung doktor ko, para maging pink. Kasi the last time na chinek ko to parang total eclipse na rin. Parang, mas nauna pa ito mag-total eclipse. Oh. So kayo, thank you so much, Doc Homer. Taray! O, sige. Take a wacky picture at ipost sa IG. Ay, kaya-kaya niya yan. Kaya ko yun. Oo, kahit seryoso, ang wacky-wacky. Oh, sino ang huling artista ang in-friend mo or binlock mo? Truth or dare? Wala. Wala kang kaaway eh, no? Ayoko. So, puro dare ka talaga. Puro talaga ako, jibi-jibi lang lahat. Oo. Eto, call Negi or Vice, sumiram ng 100,000 if both unavailable, ibang artista friends. Dahil puro ka ano. Si Meme, hindi ko siya matatawa kasi nag-showtime siya. Oo, nasa ano siya, live show. Pero si Negi. Si Negi? Oh. May 100,000? Ay, oo. Ang daming pera ni Negi. Hi, Negi! Baka nagtitaping ito. Ikaw ako naman. Ay, 100,000. Ibabalik ko lang. Pero, bariya ang kailangan ko ha. Mga 5 piso. Kaya mo ba ang tanong bariya? Hindi ka nagpatrawa. It's a prank! Ay, Negi! Kagawan! Oh, I miss you! Ang importante, papahiramin mo. Oo nga! Ang bait talaga niya. Ang bait talaga to, prank. Mm. Thank you, friend! Nasa taping ka. Bye-bye! Bye-bye! Love you. Ang bait. Abay,
Isa to talaga sa totoong kaibigan, promise. Kahit yung permit, pero ayaw niya matigil 5 piso. Binura ako. Oh. Yan mga papahirap. And si MC, si Lassie, si Chad. Yan pag magnanghiram ako dyan, papahirap talaga yan. Kasi dati nanghihiram ako sa kanila, tsaka binabayaran. Mm-hmm. Kaya talagang hindi ako magdadalaw. Yes. Hindi ako magdadalaw ang isip sa kanila. Yeah. Thank you, Ate Negi. I love you. May live life ka ngayon? Wala na. Wala. Yung ano lang ako, yung sakay bayad. Anong sakay bayad? Yung pag gusto ko, magbabayad lang ako para walang sumba. Ayoko na muna ng commitment. Wisit ka talaga. Totoo naman kasi yun eh. Kasi pag hindi ka nagbayad, may tendency na, oy, di ba yung pag nagbayad ka, bayad na, tapos ng usapan. Diba? Tama naman. Oo. Iba kasi pag babae, iba kasi pag Becky. Oo. Tama naman. But diba? With that, Mami Piti, gusto kitang pasalamatan. Tapos na ba tayo? Yes. Agad? Oo, maraming salamat. Daming pang kwento sa akin. Totoo ba? But maraming salamat. Hindi ko pang kinikwento yung nangyari sa Germany tsaka sa Amsterdam. Oh, sige. Huling hirit. Ano yung sa Germany na lang? Oh, huling hirit. First time ako nakaranas doon ng ano. No? Ay, hindi pwede dito! Ay, ano yan? Oh my God! Talaga, totoo pala na puti over Pinoy. Sa Pinoy tayo. Sa Pinoy? Oh. Bakit? Kasi unang-una, yung mga Pinoy, talagang hygienic. Ah, okay. Doon sa ano, Germany? Parang ano, hindi naman lahat ah. Pero sa, kasi yung naka... Kumbang siguro. Mga bata, GPO. Siguro lang mga 17. Apat lang siguro yung malinis. Sa 17? Oo. Gano'ng katagal ka ba sa Germany? Siguro nga 7 days. Ah! Ang dami naman, grabe! Oo. Sabi ko sa kanila, bakit sabi ko hindi siya malinis? Oo. Kasi very vocal kung tinatanong. Mm-hmm. Tiniterin niya lang daw sa akin. sabi ko, why is it that? Sabi niya, ask yourself. Ibig sabihin, ang circumcised, wisit ka! Charot lang. Wisit ka! Tumitin! Hindi, basta sobrang nag-enjoy ako sa Germany tsaka sa Netherlands, France. Tsaka kaming dalawa ni Neg. Yung totoo, nakapang ano ako, nakaharbat ako, nakangharot ako doon. So wala mo, madalas mo pa rin sinakausap or harbat na harbat, ano nang kemi? Yung lang, yung kemi-kemi lang. Pero may nangyayari. Kay Negi ang walang nangyayari. Ay, bakit? Dinideny siya. Bakit naman? Mukha doon siyang warrior. I don't like her. She's a warrior. Yari ka kay Negi. She look like Vikings. I love you, Ate Milen. Ate Negi. Yung persona ng grata ka ni Kagawan. Siya talaga, kautotang dila ako. Oo naman, mabait. Pero ako, sobrang thank you. I sobrang na-miss kita, promise. Nung the last time is, go Mel, go na ako dyan. Dapat ngayon, may ano din ako, may everybody. Ay, tama yung kay Negi, kasi parang may absent na isa. Sabi ko, meron ako. Siyempre, dapat ikaw talaga. Thank you. I love you. Tsaka nakakommit na ako talaga sa'yo. Mahal din kita, alam mo yan, kahit hindi tayo madalas nakikita. Tsaka ang payat-payat mo ngayon. Thank you. Tsaka ano, di ba, so nagpapalakas ako kasi para kay, di ba, kasi malay natin, kami talaga ni Andre. yung hindi ko man nakuha si Kong, si Andre na lang. Thank you, Mami Piti. Ang guwapo-guwapo ni Andre ngayon. Ay, syempre na lang ang nanay. Gusto mo ba makita yung mga pictures dyan dito? Ah! Siya ba yun? Yung pictures ako ngayon. Visit ka! Yung mga nakakita ko medyo macho, screenshot. Same. Hindi, mahal ko sila, promise. Oo naman, mga ano mo na yun, pamakin at apo mo na. Aawayin ko pag may nang away sa kanila, promise. Kasi ganyan ka rin sa akin, no? Although kasi wala naman ako nakakaaway. Wala ka rin ba talaga nakakaaway? Tsaka wala tayo sa ganun. Ayaw natin ang ganun. Ayaw natin warla, peace. Ayaw namin. Diyos ko, unang-una matanda na tayo, di ba? Ikaw lang. Oo nga pala, kasi 1952 ako. Hindi, I mean, ang gusto ko sabihin, yung tigilan ng gano'n, di ba? Maging happy na lang tayo. Let's enjoy life. Let's celebrate life. Correct. Di ba, wala nga nakakalam na magpa-pandemic, di ba? So, make the most out of it, di ba? Every day. Like what you just gave us now and the viewers. Thank you so much. Tsaka gusto ko lang i-shout out.
pinaghandaan ko talaga to. Kaya, kaya ang ganda-ganda ko lately kasi gusto ko magpasalamat kay Doc Homer ng montage The Lindsay's Guerra sa May Abyss. Kaya ganda-ganda ko ngayon. Kaya pala may bago sa'yo. Oo. Nagpaleeg ako. Kasi dati wala akong leeg. Dati akong bangus. Tsaka kay ano, kay Doktora Christy, of course, saka sa aking ngipin. Ayun. Denta Care, thank you, Doc Christy. O bilang nagpasalamat ka rin sa sponsors mo, ako din magpapasalamat kay Mami Martini for my hair and makeup. And of course, Headway and Nail Cocktails. At syempre po, ang Ideal Vision. Thank you. Ay, gusto ko rin pasalamat pala sa nails ko rin. Oh. Hope for Mayo. Thank you so very much. Kuku Nail Salon. Yes. Mami Petit, thank you ha. Sa I love you. Madadala dito sa aming channel. I love you. Dapat every 2 weeks nandito. Kunin mo kami dalawa ni Negi. Next ano ha, Negi and Mami Petit. Tingnan mo, sobrang ngayon pa lang sa iksi ng panahon na nag-usap tayo, pinatawa mo kami lahat. Kaya salamat. Maraming salamat. I love you. Thank you mga anak. Thank you. And God, sa mga viewers mo, God bless sa ating lahat. And stay happy always. Yes, follow nyo siya sa YouTube account niya, please. And sa lahat ng gigs niya, panoorin nyo siya. Hi, da! Petit! Love you, Ike. I love you.